Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ha mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo mga ka-action about po ito nga po sa unang araw kahapon ng pagdinig o pag-imbestiga sa nasabing kaso na kinasasangkutan ni dating President Duterte na sinampa sa kanya ni Congressman Franz Castro ho mga ka-action. Ito po ba ay nag-attend? Hindi ho sumipot si dating Pangulong Duterte. Bakit ho? Ano po ang dahilan? At ito si Franz Castro ay may hawak na ebidensya na matibay na kung saan malalaman natin. Panoorin muna natin mga ka-action. Former President Rodrigo Duterte did not appear in today's preliminary hearing at the Quezon City Prosecutor's Office. Duterte's legal counsel and former presidential spokesperson Jare Roque said Monday, December 4, that they have not yet received the summons and the complaint affidavit on the grave threats complaint filed by ACT Teachers Representative Franz Castro against the former chief executive. Castro's lawyer, Attorney Rico Domingo, meanwhile revealed that there were two female lawyers who entered appearance or represented Duterte. They have also officially furnished a copy of the subpoena. Hindi namin sasabihin delaying tactic yon. Ang kanilang sinasabi ay hindi pa raw natatanggap ang subpoena at complaint affidavit ni Congresswoman Franz Castro. Kaya ang ginawa ng fiscal, binigyan po sila ng another copy na they officially received this afternoon. Representative Castro wished that former President Duterte should appear personally. The prosecutor's office instead has reset the preliminary investigation on December 15 at 2:30 p.m. Sana nandito siya, no, para ma-face niya or makita maano niya yung kaso, no, makita niya at makapag-submit siya personally nung kanyang counter affidavit. Representative Castro filed a supplemental complaint affidavit for an alleged another threat against her by Duterte on November 16 on his TV program at SMNI. Ito yung laman din ng supplemental complaint ko, no. Inulit niya pa, nakalagay dito: "Kaya ikaw, Franz, how do you solve the problem now? Kaya yung statement ko, yung komunista, dapat patayin, kasali ka dapat." Well, ito na yung magpapatunay, no, na tinutukoy ako mula pa nung sa unang complaint natin. In response, Attorney Roque said the former president will file his counter-affidavit in due course. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin at napakinggan na ho natin mga ka-action. So alam na ho natin kung bakit hindi daw sumipot ito si Lolo Nyo Digong. Oh, di ba? Dahil daw hindi sila nakatanggap ng subpoena. Okay. Malaking dahilan po yun. Okay. Inonor na ng korte. Oo. Pero ang piskal is nag-issue ulit ng copy para ipadala sa kanilang abogado at ipaalam kay Lolo Nyo Digong. Diba? Grabe, no? Una pa lang, ha? Pero okay naman. Ay, valid naman ho ang kanilang rason kung bakit hindi dumating ito si dating Pangulong Duterte. Eh, wala nga ho silang subpoena na na-receive daw. At yung hawak na ebidensya ni Franz Castro na kung saan nabanggit pala ni Lolo Nyo Digong ang pangalang Franz. The fact na wala siyang binanggit na apelyedo, eh, patunay ho po yun na si Franz Castro talaga ang kanyang tinutumbok. Dahil Franz ang binanggit niya. Eh, wala naman ibang Franz na kongresista dyan sa kamera, di ba? Nag-iisa lang naman siya. At siya lang din ang nag-question ng nasabing intelligence fund, confidential fund ni Vice President Sara Duterte na kung saan yan nga ang naging dahilan kung bakit ito nag-angal-angal si Lolo Nyo Digong at nakapagsalita ng mga kung ano-ano na hindi niya na namamalayan. Kaya ito ang nangyayari sa kanyang mga maanghang na mga salita. Sinasampula na siya ng isang kongresista. At itong ebidensya na hawak na yan,
eh talagang i-honor po yan ng korte. Di ba? Kasi wala naman ibang Franz Castro kung hindi siya lang naman dyan. O, sino bang ibang Franz Castro na kongresista? Sige nga. O, pero hintayin pa rin natin. Ang korte pa rin ang maglilites. Kaya maghintay lang ho tayo sa mga susunod na pangyayari sa December 11 kung ito naman ay dadalo o hindi. So yun lang ho mga ka-action, mga ka-camping, login, share ko lang ho sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone.